Mga kapasa, meron lang po akong gustong i-share sa inyo at gusto ko lang din pong sagutin yung mga katanungan ng mga karamihan dito sa Saudi Arabia na may mga balak na tumakas sa kanilang mga amo. Pero bago natin ipagpatuloy yan, bago natin sagutin yan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, please like, share, and subscribe. And pag-i-follow na rin ang ating Facebook page para and i-share na rin itong video na ito para makapag-share tayo sa mga kababayan natin na gustong tumakas sa kanilang amo at sana hindi matuloy para hindi magaya sa amin na ang hirap ng buhay dito sa Saudi Arabia bilang isang takas na OFW. So ayun mga kababayan, let's proceed. So bago ko sagutin, ang katanungan kasi maraming nagtatanong na nababasa ko sa mga Facebook group na ano daw ba ang mangyayari sa kanila kung tatakas sila sa kanilang amo. Minsan nagtatanong sila ano ang gagawin ng amo sa kanila. So sasagutin natin yan. Pero bago natin sagutin, meron lang akong i-share sa inyo o meron lang akong gustong sabihin sa inyo, kaya tapusin niyo itong video na ito para yung mai-share ko is yung bilang isang DNT o undocumented, sabihin ko na undocumented po ako dito, hindi dahil tumakas talaga ako sa amo kundi undocumented ako dahil meron akong kaso na hinaharap kaya hindi ako makauwi. Pero sa issue ng mga yung tumatakas sa kanilang mga amo, gusto kong sagutin yan yung bilang experience at saka yung mga nakakasama ko na nakakasalamuha ko na mga undocumented din na tumakas sa kanilang amo, na minsan yung iba hindi naman ganung dahilan nila is kumbaga kung tutuusin kaya pa naman na pagtiisan sana, pero dahil nga may mga dahilan din na kung bakit sila tumakas. So bago natin pag-usapan yan, so meron lang akong mga katanungan at saka yung kung ano pa ang dahilan talaga ang bakit mo gusto mong tumakas. So yun, una gusto lang sabihin na kung balak mong tumakas, so isipin mo muna ano ba ang dahilan talaga. So o kaya tanungin natin sa mga kababayan, ano ba ang dahilan bakit ka tumakas? Ito ba ay meron ka nakilala sa social media na boyfriend, girlfriend mo kaya ka tatakas? O kaya meron ka nakilala na ibang lahi na sinabi niya magsasama kayo? O kaya kung ano ba ang nagpag-usapan nyo? Meron ka bang boyfriend na ibang lahi? O kaya meron bang nangako sa iyo na kung magkano yung nasa sahod mo dyan ay higitan pa ang ibibigay sa iyo? O meron bang nangako na pag tumakas ka dyan, sasama ka sa kanya at magiging prinsesa ka? O tapos ibibigay yung sustento buwan-buwan? So ito yung consider natin kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit ka nagpaplano na tumakas. At saka, di ba, nung nagplano ka na mag-abroad ay meron kang pangarap. Gusto mong magkabahay, gusto mong mapag-aral yung mga anak mo. So dapat isipin natin yan mga kababayan, na hindi yung kung ano yung kagustuhan ng sarili natin ay agad-agad na mag-desisyon tayo. So ayun nga, sana naman hindi yun ang dahilan yung nagka-boyfriend ka o kaya mayroon kang nakilala na gwapo, kaya kung ano man dyan na dahilan, sana hindi yan ang dahilan na kung bakit ka magpaplano na magtatakas. Pero hindi ko sinasabi na yun lang ang dahilan, pero maliban lang ha, kung talagang yung namaltrato ka, no, halos mapatay ka na, o kaya yung mayroong napaka yung hindi na katanggap-tanggap na ginagawa sa iyo, so maliban lang yan, pero hanggat maaari, kung kaya pa natin na may report sila sa pulis, yan, yung una natin gawin, may report natin sa pulis, o kaya pwede tayong tumawag sa consulate. So sa mga hindi nakakaalam, meron pong
page ang Consolate. So pwede niyo i-search diyan sa Facebook at makikita niyo diyan lahat ng number ng mga nandiyan, ang polo, nandiyan sa passport, lahat. Pero kung halimbawa, yun nga, ang pag-uusapan natin diyan, kung ikaw ay na-maltrato diyan, eh pwede kang humingi ng tulong sa kanila, nandiyan yung number nila, kaya ipapakita ko na lang sa inyong screen diyan yung Facebook, yung page ng Consulate. So ayun nga, balik tayo dun. So sana, nakikiusap ako na sana huwag nyo nang subukan na tumakas dyan dahil napakahirap ang buhay dito sa labas o kaya sa inyong mga amo. Okay? So tsaka mamaya pinangakuan kayo ng yung boyfriend. O ito, pag pinangakuan kayo, hindi nyo alam, yung boyfriend nyo pala, isa rin palang katulad ko na takas, wala din stable na trabaho, di paglabas mo, pinangakuan ka pagdating dito, di wala na. Parehas na kayo nga. Ang hirap ng buhay. Bakit? Magbabahid ka ng bahay. Oh, sa susunod na vlog, gagawa ko ng video na gagawa ko kung magkano ang estimated, estimated na cost of living ng mga undocumented o kaya yung mga TNT dito, kung magkano ang magagastos nila dito sa bahay. So ayun nga, balik tayo doon, kung ikaw ang tumakas na, anong mangyayari sa'yo? Magbabayad ka ng bahay, mauupahan ka. O magkano ang mahal ng bahay ngayon? O tubig, o kaya yung kuryente pa, o pagkain mo pa. So ayun. Ayun yung i-consider natin, pero wala akong sinasabi na masama sa mga gumawa na yung mga tumakas na. Eh, siyempre, decision na nila yun. So ako, nagbibigay lang din ako ng payo, kaya kinikinto ko lang ang experience ko para hindi matulad sa inyo. At habang maaga pa, eh kung talagang hindi nyo kaya na, uwi na lang kayo ng Pilipinas, magpaalam kayo sa amo nyo. Maaari, uwi na lang kayo ng Pilipinas, apply kayo sa ibang lugar. Dito sa Saudi, isa sa mga nare-report na ibabalita na minugbog ng amo, na-rape, marami pang ginagawa dyan. Kaya, habang bata pa kayo, kung bata man kayo, di pwede pa kayo sa ibang lugar. Hindi yung dito, sayang lang ang taon. Mauubos ang taon. Ako, 7 years na akong TNT dahil nga sa kaso ko. Pero kung halimbawa okay lang sa kaso ko, uwi na talaga ako. So ito, balik na tayo doon. So, dami nagtatanong, sabi niya, ano ba ang mangyayari sa kanila kung tumakas sila? Daming katanungan dun sa mga Facebook group. So una, ang mangyayari sa'yo, siyempre, yung amo mo, kakasuhan ka ng run away. O takas, hurup. Run away. Pangalawa, kung ikaw ang katrabaho sa bahay, may tendency, linawin ko lang may tendency na kakasuhan ka ng amo mo ng pagnanakaw. Okay? Pagnanakaw. Yan lang naman ang karamihan ng ginagawa pag tumakas ka, pag nanakaw. Pangatlo, yung dating plano mo na pag-abroad mo ay gusto mong magkabahay, gusto mong mag-aral ng mga anak mo, malabo mo nang magagawa yan. Dahil napakahirap dito. Pag-apply ka ng trabaho, minsan magkapag-apply ka, hindi ka mababayaran. Minsan ang daming naluloko. Kapwa din natin mga Pilipino, kinukuha ng mga ganito, may part-time tayo, may trabaho tayo, hindi binibigay ng sahod. So, paano yung Pilipinas? Ang mangyayari pa, pang-apat, maaaring maghiwalay kayo ng asawa mo. At saka isa, maaaring makapag-relasyon ka sa mga ibang lahi dahil iisipin mo, magugutom na ako kung ano to. Kakapit na lang ako sa ganito, ganyan. Makapag-relasyon ka sa ibang lahi, maghiwalay na kayo ng asawa mo at saka lalayo ng loob ang iyong mga anak dahil hindi mo na naman ipapadala yung gusto nila, hindi na makapag-aral. Ano pa? Kung minalas-malas ka, kung kaboyfriend ka nga, nabuntis ka, nagkaanak ka. Mahal ang gatas, mahal ang pampers. Ilang taon nyo ang mag-pampers yung bata, tapos wala kang stable na trabaho.
Yeah, tapos yung pangarap mo na mapaganda ang buhay nyo, na matulungan ang pamilya mo, hindi na mangyayari dahil hirap na, hirap maghanap buhay dito, sa labas. Oh, ano pa? Yun nga, yung sinasabi ko kanina, magbayad ka ng bahay, magkano na? Bayad ka ng kuryente, net mo pa, pagkain mo. Oh. At saka, ang hirap dito dahil minsan, dahil nga sa kahirapan, nakapag-isip tayo ng mga diskarte na yung labag na sa ating kalooban. Kaya sana nakikiusap ako na kung maaari hanggat kaya pa, kung kaya natin tiisin para sa pamilya, kaya natin sakripisyo para sa kinabukasan ng mga anak, eh kung kaya pong tiisin, tuloy lang. Saludo nga ako sa inyo sa mga trabaho ng bahay dahil meron silang napatayo na ng bahay sa hirap ng kanilang trabaho, puyat, lalo pag Ramadan. Tapos yung hindi sila nakakapag day off, yung sa loob ng dalawang taon, tapos meron na silang naipundar. So saludo ako sa inyo mga kababayan na nagtitiis. So hindi ko naman sinasabi na lahat ng mga tumakas eh wala namang maipundar. Meron din kung napunta sila sa, pasalamat tayo kung napunta sila sa magandang napaganda ang paglabas nila sa kanilang amo. At saka isa pa, kung lumabas ka, maaaring mahirapan kang umuwi. Oh. Tapos mamaya punta natin sa embassy. Yun nga, baka mamaya lalabas na mayroon tayong kaso na hindi natin alam. So ayan yung mga problema pag kayo ay lumabas. Sana naman hindi yung dahilan ang inyong pagtakas ay dahil sa boyfriend nyo, o kaya nainggit lang kayo sa mga nakikita nyo na may mga kaibigan kayo na ang post nila, andun sila sa mall, masaya-saya nila, andun sila sa dagat. Eh, hindi mo nga alam, baka yung tao na yun, mayroong atraso na sa mga kababayan dito, ang dami dito. Dahil hindi nakapagbayad ng bahay. O. Tapos, pinupost nila, ang saya-saya nila, pero yun pala, sa likod nun, may mga problema sila. So, huwag tayong mainggit na dahil nandun sila, mas malaya sila sa mga ginagawa nila. Dahil magastos, magastos ang buwan dito, ang paglumabas kayo. Kaya, kiusap ko na sana, huwag nyo nang subukan dahil sa experience ko at experience ng mga maraming nakakasalamuha ko ay hirap maghanap buhay bilang TNT. Napakahirap, baka mahuli pa tayo, hindi natin alam, lalo na pag babae kayo, nung nakursundahan kayo ng pulis, hindi natin alam. So, mas okay pa na, yun nga, uwi na lang tayo, paalam tayo na uwi na lang para sa mga pamilya, puho pa rin ang pamilya, at kung gusto bang mag-apply, at huwag na dito, hanap ulit sa ibang bansa, sa Hong Kong, Singapore, Malaysia, kung saan man. So, ayun lang mga kababayan, sana nakapag-share ako sa inyo ng kunti lang, kunting kaalaman, experience, at pag-isipan natin mabuti bago natin gawin yung pinaplano natin. So, kung nagustuhan mo ito, sana i-share mo at pag-i-follow natin ang ating Facebook page at pag-i-subscribe na rin ang ating YouTube channel. So, hanggang dito lang mga kababayan sa sunod ulit na video. Maraming maraming salamat and God bless.